Good evening po sa ating lahat, parents and students. Ngayon po ay tuturuan po namin kayo kung paano makapunta sa DepEd Kumon. Kahit wala po tayong gamit na laptop, pwede na pong gamitin ang ating smartphone. Mga mamis, mga bata. So wala pong hadlang kung wala po tayong laptop, no? So ito na po yung step by step para makapunta po sa DepEd Kumon. So mag-open lang po tayo ng ating browser, usually yung ating Google search. Tatype lang po natin DepEd Kumon, or punta kayo sa URL, just type kumon.deped.gov.ph. Ulitin ko po, kumons.deped.gov.ph. May lalabas po naman po dyan kaagad. And then ito yung pinaka logo ng ating DepEd Kumon. So pag nakita nyo po yan, may mga i-fill up po tayo dyan para makapasok po tayo, ano po. So may nakalagay po dyan dalawang options muna. It's either public or private. Kung ang anak nyo po ay nag-aaral sa public, ilagay nyo po dito, no, yung kanyang school ID. Sa nagpang elementary school po, ang ating school ID ay 136718. Tandaan po natin, 136718. And then another options po na i-click po natin o itatap natin gamit natin ang cellphone, student or teacher. So student po, basically student ang pipiliin natin kasi gagamit ang ating anak. Okay, and then i-enter po natin ang pangalan ng inyong anak. So yung mga anak natin, kung kaya naman na nila, no, kasi yung mga bata natin ay magaling sila mag-explore, so pwede naman na sila, no, usually kung kayang-kaya ng mga anak natin. Pero mas maganda pa rin yung nasa tabi natin yung ating mga anak, at least nagagabayan natin. At the same time, natututo din tayo, mga mamis. So yun. So pag na-fill up na po lahat po ng information na doon, ay okay na. Kahit yung email ad ay hindi natin i-fill up. Save. So nandyan po yung mga options, mga subjects, and then grade level. So example po natin dyan ay grade 4. Example po natin grade 4, and then pumili po tayo ng subject, yung English subject. So maraming mga subjects naman po dyan. May English, may math, science. Depende po sa grade level ng ating anak. So yan, English ang ating napili. So may mga link, may mga button po dyan na pwedeng itap natin sa cellphone natin. So itap lang po natin yung guling na kulay blue button. Pag natap na po natin yan ay madadirect na po tayo doon sa next step. So may nag-appear po na kumon.deped.gov.ph, parang agreement po yan. So just click OK button. Huwag nyo po i-click po yung cancel, kasi pag kinik po natin yung cancel, babalik po tayo doon sa dati. So just click or tap the button OK. Yan. Yung hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, just subscribe po para ma-update po kayo sa lahat ng mga videos na ipapalabas po natin. Okay, so next slide po ay yung napunta na tayo dun sa quizzes. Mayroon tatlong button. So may play quiz, flash cards, and then challenge friends. So yun po yung tatlong button. So unahin po natin yung ano, yung play quiz. So pag tinap po natin yung button, yan, maglalabas po yan, mag-appear yan
So sabi po dyan, may direction naman, kayang-kaya ng ating mga anak. Choose the correct word that makes the sentence complete. So may question po dyan, may statement na sasagutan ng bata. Example, the potato chips I bought had no taste. They were blank. Ano yung mga options dyan? So pipili yung mga magabatang options. Nutritious ba? Delicious? So itatap lang po yung sagot. Kung tama ang sagot, check. And then may mag-appear na power up. So may mga yan. So magle-level up po yung mga bata. And then may mga pwedeng explore, no? Pwedeng explore ng mga bata. So magagaling naman yung mga anak natin na mag-explore. So mayroong tatlong button nga yan tulad ng sinabi ko. So explore nila hanggang dun sa dulo, no? Flashcards, ano pa yung isa? Pwede rin nilang i-challenge yung friends nila. So may ano din po dyan, i-follow nyo lang po yung procedure. Madali lang naman siyang i-follow, no? Madali lang siyang sundan. So yan muna guys, parents, gabayan po natin mabuti yung ating mga anak. So mag-aral habang wala pang pasok, no? At pag hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe. Please subscribe to my channel. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.